ito. Kadalasan, ang mga nagwo-warm up ng motor, ang tagal mag-warm up, mga 5 minuto, 10 minuto, 15 minutos, nagyoyosi muna, nag-chat-chat muna, nag-text-text muna, hindi na kinakailangan yun. Nag-a-axel lang kayo ng gasolina sa halip na may narating na kayo. Ang EFI na motor, o ang FI na motor, fuel injected, yung mga ECU niyan, meron tinatawag na mga fueling fuel modes. So meron tayong tinatawag na open loop tsaka closed loop. Yung open loop, yun yung kapag cold start at malamig pa yung oxygen sensors. Hihintayin ng ECU na uminit yung oxygen sensors para mag-closed loop. Kapag nag-closed loop na, yun na yung normal na fuel delivery ng motor. Yun lang actually ang hihintayin natin. Kasi ang mahalaga dito, hindi yung mapainit yung makina. Ang mas mahalaga, mapainit yung gulong, yung suspension components, at saka yung brake components. At magagawa lang yun kapag pinapaandar na yung motor. So, ano ang... So, ano ang dapat gawin? Ang dapat gawin is... Okay, start. Start natin yung motor. Okay, pag start natin ang motor, hihintayin lang natin mag-close loop. Ngayon, in the case of my bike, 60 seconds lang, nagko-close loop na to. Umiinit na yung oxygen sensor. Kapag naka-open loop, yung kanyang fuel delivery ay nakabase sa base maps. Pero kapag naka-close loop, yung kanyang fuel delivery ay nakabase sa signal ng oxygen sensor. Okay. Now, pag nag-close loop na to, ang gagawin ko lang is yung first 500 meters, kaya nire-reset ko yung trip meter ko, yung first 500 meters, banayad na banayad lang ako. Kasi yun yung pagkakataon ko para painitin yung gulong, painitin yung suspension components, painitin yung brake components. Alright. At kapag nagawa ko na yun, doon ko na masasabi na ready na yung motor for the ride. Ang iba kasi, ang kamalian, yan, nag-close loop na. Ang bilis. Ang kamalian kasi ng iba is, pinapainit nila yung motor nila sa garahe, 5 to 10 minutes to 15 minutes, nagyoyosi muna. Tapos, paglabas nila ng garahe, feeling nila, ready na sa bakbakan yung motor nila. Eh, malamig pa gulong, malamig pa suspension, malamig pa preno. Kaya paglabas ng garahe, bumakbak agad, yun, sumemplang. Okay? Yung makina, iinit at iinit yan. 1 minute, 2 minutes yun lang kailangan yan para mag-close loop. Yun lang naman eh, para lang mag-close loop yung ECU. Kapag nag-close loop na yan, katulad dito si Octavian, naka-close loop na, pwede na ako lumarga. Pag lumarga ako, first 500 meters, doon ko ngayon lalaro-laruin yung preno para uminit, at habang nilalaro ang preno, nalalaro yung shock play, yung suspension play, umiinit yung suspension components, at of course, habang umaandar, umiinit yung gulong. Okay? Okay, wait lang. Let's go. And again, a gentle reminder to everyone, visor down pag umaandar na ang motor. Always visor down. Kaya dapat mahalaga na merong anti-fog visor yung mga helmets natin. Ngayon ang iba nagsasabi na mahal ang anti-fog visor, pero nakakabili naman sila ng mga peking muffler, kaya hindi ko yun maintindihan. I-prioritize natin yung anti-fog visor kung walang anti-fog yung helmet natin. Visor down, always visor down. Basta umaandar ang motor, visor down. Ano, malamig pa yung ano. Laro-laro natin yung preno, harapan, hulihan. Naglalaro na yung suspension components dahil nalulubak. That's fine. Yan, nakaka 400 meters na tayo. Lagay lang ako ng gas kasi baka hindi ako makauwi. Lang kuya.
Hindi mo lang tayo nakadalawang litro. 1.8. At habang hindi pa ako nakakalayo, lalaro-laruin ko na lang muna yung transmission. Titingnan ko kung okay lahat yung gears. Hanggang 6th gear. Titingnan ko kung may sumasabit sa transmission. Yan, nalulubok yung ano natin. Naglalaro yung suspension components natin. Very good. Preno, okay na. Rear brakes, okay na rin. Downshift tayo. Okay ang downshift natin. Alright. Ayan, at this point, ready na ako. So, nakapagbanat-banat na rin ng buto. Siyempre, dapat yung rider, ano rin, nagwo-warm up din. Ayan, ready na ako for the ride. So, magra-ride na ako ngayon. That's it. Thank you so much for joining me on this video.